Panibagong mga bloke na naman ng pinaghihinalaang cocaine ang magkakahiwalay na nasabat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang halaga niyan, nasa mahigit 800 milyong piso. Nakatutok si Maris Umani. Bloke-bloke na naman ang mga pinaghihinalaang cocaine ang natagpuan sa tatlong magkakahiwalay na lugar sa Eastern Seaboard ng bansa kahapon. Sa Surigao del Sur, nakuha ng dalawang mangingisda ang aabot sa 34 na brick ng pinagsususpetsahang cocaine. 36 na kilo naman ang nakitang palutang-lutang sa Davao Oriental, habang isang brick ang nakuha sa Aurora. Kung susumahin, aabot na sa halos 165 kilos na nagkakahalaga ng halos 872 million pesos ang lahat ng mga cocaine na narecover mula 10 ng Pebrero. Ito isang national security threat dahil ito ay isang tinuturing natin na pagsakop sa atin ng mga dayuhan. Ito ay sa pamamagitan ng mga illegal na droga. Blanco pa rin daw ang mga otoridad sa kung sino ang source ng mga na-recover na cocaine at kung saan ang destinasyon nito. Pero ayon sa PNP, isa ang malinaw. Nakikita natin na may connection ng lahat ng mga recoveries ng mga cocaine na ito dahil iisa ang content noong mga na-recover na illegal na droga, ito ay cocaine. Mas tumitindi rin daw ang paniwala ng PNP na mula sa ibang bansang source ng mga drogang ito at ginagawang transshipment point ang Pilipinas. Itong cocaine ay hindi manufactured dito sa atin at yun namang cocaine plant, coca plant ay hindi rin endemic dito sa atin. Ito ay noted na galing sa mga international drug syndicates. Ang Sinaloan Drug Cartel, ang Golden Triangle Syndicate at Chinese Drug Syndicate. Nakalagay sa Senate, pwede mo naman talian yun eh. Pwede nakalubog siya. Kapag masisita, pwede mong putulin. So pwede mo naman siya ilaglag kung meron kang GPS para maka-evade sa arrest. Nananatiling hamon sa mga otoridad ang napakahaba raw nating coastline na aabot sa mahigit 36,000 kilometro. Bukod pa sa napaka-porous din daw na border, dahilan para hindi raw nila basta-basta mapigilan ang pagpasok ng mga ganitong droga sa bansa at natatagalan din daw nilang matunton ang mga nasa likod nito. Sabi ng Philippine Coast Guard, nangyari na rin noong 2009 ang pagkaka-recover ng bloke-blokeng cocaine na inihulog sa Maysamar. Baka itong mga barko na naglaglag nito, baka doon sa point of destination nila, na-burnout na yung kanilang illegal operations at maaaring ibinagsak dito. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras.